Okay. So since you agree na i-record tong online class natin. So ayan, started recording our online class. Okay. So allow me to share my screen. Ayan ba? So before we go on with our topic na HTML, so I guess nakikita niyo na yung screen, tama ba? Yes po, sir. Okay, balik lang tayo dun sa structure ng materials natin and check on the sa on the topics na na-discuss na natin. So, for the past months na nag-meet na tayo, especially in the 2021, we discuss about the overview of information and communications and technology. So, we already discussed kung ano ba yung ICT, how does a computer works, the process, the characteristics, the elements of a computer. Of course, after that, we also discussed the hardware. Ano-ano ba yung mga hardware na meron sa computer, okay, para saan siya ginagamit, how it works, and how it helps the user and the computer to work properly. Of course, we have the data representation to be able for us to understand that the computer only understands one and zeros. We also have the computations when it comes to data representation. How to convert binary to hexadecimal, to octal, so on and so forth. Of course, the people where? Who are the people that uses computers? Okay. What are the roles and responsibilities of the people when it comes to computer and computer to people? So, saan-saan bang... Ano ba yung roles ng computer into different society? Like on education, business, authority. We also have roles of computer in healthcare, okay, in government. So there are a lot of things na na-discuss natin when it comes to that one. Of course, we also have the softwares. Ano ba yung iba't ibang softwares na nagamit natin? The hierarchy of software, okay? The application software, the system software, what are the other functions na nasa baba nila or hierarchy nila. Of course, we also have the computer networks. Okay? Paano ba nagkakaroon ng connection when it comes to computer? Okay? Paano ba nabubuo yung networks? What are the different network topologies that we have? And ano-ano ba yung mga network devices na pwede natin or dapat nating maintindihan para malaman natin na we have connections and paano ba nagkakaroon ng connections? Okay, we also discuss ano ba yung internet or the interconnection of networks. Ayan. So we already discussed those topics. And of course, since this is our sixth meeting, of course, this will be our last topic, the hypertext markup language. Now, if you were to ask, sir, bakit tayo meron HTML? Okay, this is actually a preparation for your web development subject. Okay, why? Doon sa mga nag-online class sa akin, katulad ng BSIT second year ngayon, ayan, I already discussed the forms. Kumbaga, kung ano yung dapat matutunan sa forms, eh, na-discuss na po natin. Okay. So, pagdating ng web development, eh, at least makakapasok na po agad tayo doon sa database. Of course, sir, paano naman yun? Eh, first year tapos third year pa yun. Of course, magkakaroon pa rin tayo ng review when it comes to forms. Pero, other topic regarding doon, katulad nung basic HTML, like ano ba yung different parts, ano ba yung different tags na ilalagay natin doon, of course, hindi na po natin babalikan. Ang babalikan na lang natin doon is already going to create a form. Kasi those forms will be used to be able for you to create a data, or sorry, to create a form, tapos gagawa tayo ng table, then yung table na yun, ipapasok po natin on the database. Okay? So, ibig sabihin, as early as third year, first sem, dapat matututo or marunong na po tayo maglagay ng records dun sa, or data, papunta sa table, tapos table, papunta po sa database. And I assure you na kapag ako'y nag-discuss nun, of course, we will have a database na po talaga. Kasi, lahat ng inhandle ko na third year, BSIT, NDICT, lahat po yan, eh, tumaan po sa akin na meron pong database na yung web development nila. Okay. Pero after nun, syempre, kayo na pong bahala kung ano ba yung mga gagawin nyo when it comes to that one. Kung aabot ba tayo sa content management system. Okay. So, doon na po papasok yun. That's why, as early as this first year, I dinidiscuss na po itong hypertext markup language as a preparation for your web development. Okay.
Next po tayo. Now we're going to have your hypertext markup language. Page 135. Punta lang tayo doon, ha? Diba? Nakaraanan, dinadaanan nyo pa yan. Tapos ngayon, nasa HTML na tayo. So I also hope na sa ibang subject nyo, eh, ganun din po kayo. Na madami na tayong natutunan. Okay. Baka mamaya bias kayo, sa akin lang kayo nakikinig. Or baka mamaya baliktad, ha? Sa akin lang kayo din nakikinig. Okay? So let's continue. So HTML is Hypertext Markup Language po. So what are the learning outcomes of the HTML? So after a successful completion of this lesson, you should be able to first explain the HTML elements and forms. We also have create, design, and a web page. Practices basic web development and determine different forms. So we have to identify now the different forms na meron tayo, the practices of basic web development, how to create design or create a design and a web page. So ibig sabihin, isa lang po, no? Isang page lang kasi nga a web page. Kasi a web page contain a single page only. A website naman contain a web pages. Okay, or collection of web pages. That's why tinawag siyang website. So kung meron kang dalawang page, that is a website. Kasi that is a web pages. Okay. And explain the HTML elements and forms. So some of you may have an idea for this one. Pakinggan na lang po natin kasi not all of you are familiar with the different terms na meron tayo. So kinikinig na lang para madagdagan po yung ating learnings. So let's have an overview. So may HTML. So HTML or Hypertext Markup Language is the most basic building block of the web. That's right. Kumbaga sa programming, kung ang building blocks natin, of course on our generation, no, is a C. C programming. Ibig sabihin, yung programming languages ngayon is it inherits mostly of the property of their computer programming or it inherits mostly of the syntax is under the C programming. That's why nagkakaroon pa nga ng discussion kung okay ba na C muna yung i-discuss or C programming bago tayo mag-Java. But then, dun sa syllabus natin, ang nakalagay kasi is as long as ma-discuss mo yung mga programs na kung saan nagkakaroon tayo ng arithmetic problems or something na ganyan. That's why most of the program is numbers, no? Nag-advance lang tayo kasi we have special characters. You also have strings na nagamit na. Ayan. So katulad dito, this is the basic building block of a web page or of a web. Ibig sabihin, siguro sa isang website, of course, hindi siguro siya mawawala ng HTML. Okay, hindi yan pwedeng maging pure PHP. Mostly meron pa rin yang HTML. So basic building block. So kailangan meron at meron or at least alam natin kung paano mag-gamit. Hindi mo naman kailangan gamitin lahat ng tags. Okay? Especially on designing your web kasi we have your CSS. Okay? So it defines the meaning and structure of a web content. Ayan, sabi. Defines the meaning and structure of the web content. Other technologies besides HTML are generally used to describe web page appearance or presentation or the CSS. So again, other technologies besides HTML are used to describe web page appearance or presentation. So to be able for you to improve the appearance and presentation, you have to use the CSS. Or functionality behavior, of course, the JavaScript. Lagi yan eh, magkakasama. CSS, HTML, the JavaScript. Okay. Tapos yung iba naman na PHP. And of course, it is included to be able for us to ang tawag dito? May pagsama-sama yung mga functions na ito. Okay. So HTML was created by Tim Berners-Lee, Robert Kalyu, and others starting in 1989. Okay. Hypertext refers to the links that connect web pages to one another, either within a single website or between websites. That's right. Links are a fundamental aspect of the web. By uploading content to the internet and linking it to the pages created by other people, you become an active participant in the World Wide Web. Okay. That's why tinawag po siyang hypertext. So HTML uses markup to annotate text, images, and other content for display in web browser. So HTML markup includes special elements such as
yun nga, yung head, title, body, header, footer, article, section, P, div, span, img, aside, so on and so forth. So sabi, and many more. And many others, HTML elements or tags na meron tayo. So HTML is not a programming language. It is a markup language that defines the structure of your content. HTML consists of a series of elements which you are used to enclose. That's why on your software, meron tayong tinatawag na compiler, okay? And we also have yung, ano yung tatlong yan? We have the compiler, the interpreter, ano yung isa? Sa software. Di ba may hierarchy tayo? Balikan lang na po natin, ha? Para mas maintindihan natin. Hierarchy. Assembler po. Yes, that's right. Assembler. So we have here the assembler, the compiler, and the interpreter. So yung ginagamit natin sa Java, that is a interpreter. Ay, sorry, that is a compiler. It compiles kung ano man po yung program or yung codes na nilagay natin on that compiler. So example of that is the NetBeans. Okay. Yung ginagamit natin online. Ayan. And of course, we have the assembler and now the interpreter. So yun naman yung interpreter. Most of the time, pag sinasabi natin interpreter, it interprets kung ano man yung codes na meron tayo. That's why sa HTML, sinasabi niya rin or ini-interpret niya kung ano yung codes na nilalagay mo. Now, as we go back to this HTML, ayan. Pag sinabi natin interpreter, one of the basic interpreter that we have is the web browser. Okay? So, hindi siya compiler, ha? It is an interpreter kasi wala naman tayong ibang functions doon sa web browser. Ang ginagawa lang ng web browser is it interprets kung ano man po yung ginawa natin. Okay? So, hindi siya kinocompile. Ini-interpret lang po niya. Okay? So, sabi dito, HTML consists of series of elements which you use to enclose or wrap different parts of the content to make it appear a certain way or act a certain way. That's why we have a open and close tags for HTML. Kasi, to enclose, kung ano ba yung gusto mong gawin. Okay? The enclosing tags can make a word or image hyperlink to somewhere else, can italize words, and can make a font bigger, smaller, so on and so forth. So, yung sinasabi po natin yun, that is an example only. So, there are a lot of things that you can do or let's say, pwede nating gawin, pwede nating i-apply to your web page using an HTML element or tags na meron tayo. So, halimbawa, my cat is very grumpy. This is an example na kinuha natin on a W3C ata if I'm not mistaken or if not, to other website. Okay. Sir, kagandaan ang gumagamit ng W3 School or other site. Kasi on their part, you can check directly kasi meron silang run doon na pwede nilang i-interpret agad yung ginagawa nyo. That's why kapag meron kayong ginagawang program, pwede mo siya i-check na ganun bago mo siya ilipat doon sa notepad or kung ano man pong editor yung gagamitin natin. Kasi hindi naman natin alam kung notepad ba talaga yung gagamitin mo. What if gusto mong gumamit ng notepad++, gusto mong gumamit ng Sublime, it's up to you. Di ba? So, yung W3 School, ang ginagawa lang niya is to check kung ano yung meron tayo. But when it comes to the database, of course, hindi na pwedeng gawin yan. Mostly, dun sa mga basic HTML elements lang po, meron tayo. Okay. Unless yung database na gagamitin mo is database din nila. Pero they also have examples for the database. Okay. That's why napaka-importante niyan, di ba? Kasi sinasabi nila na ibang estudyante sa W3 School kumakapit, eh, ba't naman hindi? Kasi kami naman noon, ganun din. Okay? Maswerte pa kayo kasi mas marami pang examples ngayon. Ang problem lang ngayon, siyempre, na nawawala na yung ibang HTML na meron tayo. Like, yung mga sounds or the videos, tinatanggal na. Okay? Tinatanggal na siya. So, okay lang naman yun kasi just to understand na hindi porket may videos or may music yung website natin is okay na siya. Okay? Dati kasi pag may video yung website mo, wow, ang ganda naman ang website dito. Pero ngayon kasi hindi. The process of creating a web or when it comes to web development,
ang function mo talaga or ang goal mo is to have a functionality of your web. Okay? Mas mabilis mag-load. So, kailangan tanggalin yung mga video-video na yan. Unless, syempre, ang website mo is mga streaming site tulad ng mga YouTube, ganyan. Eh, yun yung bread and butter nyo, videos, di ba? Pero kung yung gagawin mo is most of the time is for the functions or other functions or business functions na meron ka, of course, iba po yung gagamitin natin. When we say business functions or business process, of course, that is the process of the business and that is the function of the business. Kung ang process nila ay ganito, dapat ganun din po yung process nung ginagawa ng website mo. Kung ganito yung function ng business nila, dapat ganito rin yung function na ginagawa ng website mo. Okay? So you're just improving. Okay? So on and so forth. Okay. So if you wanted the line to stand by itself, we could specify that it's a paragraph enclosing it in paragraph tags. My cat is very grumpy. Okay? But just try to remember, no? Pag tinype mo to sa notepad, lalabas at lalabas pa rin naman to. Wala namang magbabago dito. Okay? Bakit? Kasi in-interpret niya yung nakasulat doon. Okay? Iintindihin lang niya na eto, ah, okay, this is an opening tag and ano ba yung ano ba ibig sabihin ng PNP na yan? Ano ba ibig sabihin nito? Kung may mga ibang nagbasa sa inyo or those na nakapag-HTML na. This one is for what? Paragraph. Yes, this one is for paragraph. Okay? So, kapag binim mo to na eto lang or tinype mo na eto lang, okay lang naman. But with this process, you're telling dun sa interpreter na okay, this is a new paragraph. Hindi ko siya pwedeng ilagay katabi ng mga nauna na kung meron mang nauna. Okay? So let's have the anatomy of an HTML element before we go on with the different interpreters and editors that we can use. So what are the anatomy of your HTML element? Una, we have here your opening tag. This is your opening tag. Don't forget this one. Okay. And of course, we also have the closing tag. Okay. The content. Ano ba yung laman ng HTML mo? And of course, the element. Pag sinabing element, yung buo. Kasama na yung tags and yung content na meron tayo. Okay. Let's have this one. The main parts of our elements are as follows. The opening tags. This consists of the name of the element. In this case, letter P. Ayan. Wrap in the opening and closing angle brackets. So, tag daw po doon ay angle brackets. Okay. This states where the statement begins or starts to take effect. In case where the paragraph begins. Ayan. So, that's why we have this one. This is what we call the opening tags. The closing tag, this one. This is the same as the opening tag except that it includes a forward slash. Okay. Before the element name. So, this states where the element ends. In this case, where the paragraph ends, falling to add the closing tag is one of the standard beginner errors and can lead to strange results. That's right. Ito yung common, or let's say the standard beginner's error. Lagi nagkakaroon ng error ang mga nag-uumpisa pa lang kasi lagi nakakalimutan to. Yung forward slash na yan. Or sometimes nakakalimutan talaga maglagay ng closing tags. Next, the content. This is the content of the element which in this case is just text. Ayan. So, my cat is very grumpy. Yun po yung content mo. Kung lalagay mo dyan is a ugly reason, that will be your content. Okay? And of course, we have the element. So, the element, the opening tag, the closing tag, and the content together comprise the element. So, sabi ko nga sa inyo, element is the whole opening tag, closing tag, and the content. Next, elements can also have the attributes that look like the following. Attributes. Ano ba yung attributes na yan? So, attributes can contain extra information about the element that you don't want to appear in the actual content. So, ibig sabihin, hindi siya lalabas. Okay? Kumbaga para siyang comment, no? Gusto mo lang siya makita na magkaroon ng extra information. So, okay? So, here, class is the attribute name and the editor note is the attribute value. The class attribute allows you to give the element an identifier that can be used later to target the element with style information and other things na meron tayo. So an attribute should always have the following: space between it and the element name. So on the or this previous attribute if the element already has one or more attributes. So attribute name followed by an equal sign, then attribute value wrapped by opening and closing mark
quotation. So always remember that mostly nagkakaroon po tayo ng error pagdating dito, na kasi yung iba na hindi naglalagay ng open and close quotation marks. Okay? Always remember that one. So, meron tayong note dito. Anong note? So, a simple attribute values that don't contain ASCII, white space, or any characters like double quotation mark, single quote, tapos yung ginagamit natin dun sa one, equal sign, greater than, can remain unquoted. But it's recommended by that you quote all attribute values that it makes the code more consistent and understandable. That's right. Okay? Parang kapag nasa web development na kayo, di ba pag nagpo-for loop tayo or nag-i-if statement tayo, gumagawa tayo ng open and close bracket. Di ba? Sa programming natin. Kapag nandito po kayo or na gumagawa na tayo ng website talaga, yung mga ganun, pwede mo pa rin sundin yung ganun expressions. That's why, kung anong natutunan mo on the first, on your first year, pwede mo siyang i-apply on the second or third year. Ngayon, sir, okay lang ba natanggalin yung open and close bracket? Okay? Open and close bracket, yung pag ganito, di ba? Yes, yeah, of course, you can do that. Okay? You can remove that open and close bracket kapag gumagawa na po tayo ng website. Kasi, ganun pa rin yung structure niya. Kumbaga, naglalagay ka lang naman ng open and close bracket sa isang site to be able for you to see kung para saan or kung hanggang saan yung content na yun. Of course, nasasanay na tayo kasi nasanay na tayo on our first year or kung sakali nasa third year na kayo na meron kayong open and close after the if statement or after the for loop statement. Pero basically, kapag gumagawa na tayo ng site, hindi na po siya kailangan. Okay? So let's have now the nesting element. So, ano ibig sabihin ng nesting? So, you can put elements inside other elements too. Okay? So, this is called nesting. If you wanted to state that our cat is very grumpy, we could drop the word very in a strong element, which means, ayan, eh, lumabas na, which means, ay, sorry. Which means na magbo-bold po yung letter na meron tayo. Lakayan ko lang. Ayan. My cat is strong, very grumpy. Ayan. So, my cat is strong, very strong, grumpy. So, as you can see, nag-nest siya ng element or nag-nesting siya ng element na kung saan naglagay siya ng strong dito po sa gitna nung very. Okay? So, ang kalalabasan niya is cat is very. Magkakaroon siya ng very na anong tawag dito? Na naka-highlight or naka-bold na kung tinatawag natin dun sa Microsoft Word. Okay? So, sabi dito, you do, however, need to make sure that your elements are properly nested. That's right. In the example above, we opened the P element first, then the strong element. Therefore, we have to close the strong element first, then P element. The following is incorrect. So, ito daw yung mga incorrect, no? P, my cat is strong, very grumpy, P, tapos strong. Always make sure na kung ano yung huling nilagay mo, yun din po dapat yung unang i-close natin. So if you're talking about the data structure, we have to do the last in, first out. Di ba? Sa data structure kasi meron tayong tinatawag na stock, last in, first out. So in this case, kung una po ito, ito yung huling pumasok na element natin, okay? Oh, eh, definitely, ito din dapat yung unang mag-close. Kasi siya yung huli. That's why, una, pangalawa, since wala nang pangatlo, definitely you have to close it. Kung ano yung huling pumasok, yun yung unang lalabas, or unang mag-close, close din natin. So, last in, first out. Huli siyang element, pero una siyang nag-close. Ayan. Naintindihan po ba yun? Yes, po. Okay, next. Ito daw ay incorrect. Ayan. Dati na-explain kasi sinabi na nga na dapat kung anong huling pumasok, yun din po yung unang magko-close. Ayan. Unfortunately, on this one, ganyan po yung lumabas. Let's continue. Let's have now the empty elements. So some elements have no content and are called empty elements. Take the img element that we already have in our HTML page or dun sa page na meron tayo. So, halimbawa, img, src, images, firefox, icon.png, alt, my test, image. So, this contains two attributes,
but there is no closing IMG tag and no inner content. That's right. This is because an image element doesn't wrap content to affect it. Its purpose is to embed an image in an HTML page in the place it appears. Okay? Always remember that. Okay? And of course, kapag naglalagay po tayo ng image, if ever we want an image, no? Mas maganda siguro kung bakit nakalagay dito images, no? Make sure lang na yung HTML mo ay nasa loob po ng isang folder. Pati yung mga pages, ay sorry, yung mga images mo nasa isang folder lang kasama with your HTML file. Para hindi ka na maglalagay ng marami pang directory. Just the folder name tapos yung pangalan po ng picture na ilalagay natin or image na gagamitan natin or lalagay natin. It's either icon or .ico, .ipng, or .png, .jpeg. Depende po sa inyo kung ano man po yung image na meron tayo. Now to check this one, ay, hindi ko na siya mag-check pala. Okay. Mamaya na lang mag-share screen kasi ako kapag naka, ano tawag dito? Naka-ano na tayo? Ng entire screen kapag natapos na lang tayo. So this contains two attributes. Ayun nga yan. So let's have now the anatomy of an HTML document. So okay, that's wrap up the basic of individual HTML element, but they aren't handy on their own. So now we look up how individual elements are combined to form an entire HTML page. Okay. So let's have this one. So you have here doctype HTML. Ayan. Tapos we have your HTML. Of course, we have to close your HTML. Eh sir, but eto wala. Okay lang po yan. Okay. Actually, pwede rin wala yan. Okay. Naglalagay lang tayo ng ganyan to be able for us to tell na okay, the doc type is an HTML or the document type is an HTML. So we have your HTML, you have your closing. Di ba? First siyang pumasok, last siyang kinlose. Di ba? You have your head, you also have your head. Sa loob ng head, we can have your title. Again, ito na lang para hindi masyado mahirap. No? Always remember na meron tayong HTML, head, we also have the body, tapos the HTML. Okay? So, stop share screen ko nga. Wait, wait lang pa. Ah. Open lang ako notepad. Share screen, entire screen na lang siguro. Kita na? Kita niyo na yung ano? Yes po. Ganito na lang pa, hindi kayo mahirapan. Okay. So I have here my doc type. Sorry. Hindi itang ko lang para hindi. Kita pa rin ba? I mean, nakikita niyo pero yung nakikita na okay lang makita. Kumbaga, kita pa rin talaga sa phone, sa PC. Ayan. Malinaw ba or maliit? Ita ko po sa ano po si. Okay, sige. Lang. Okay. Ganito. Always remember na ang haba kasi no, so ang dami naman 'yan. Ganito na lang, we have your HTML, sorry. You have your HTML. Okay. You have your head. Para hindi tayo mahirapan. Mamaya ko na nga isulat. You have your head, you have your body. Okay. Tapos HTML as a close. Ayan. Sir, paano natin mas maiintindihan or paano natin mas magagamit yung code na ito? Or paano natin mas maiintindihan yung mga nakalagay dito? Okay, yung anatomy na to. Of course, we have your HTML. You also have your closure HTML. Ngayon, gagawin natin, ganun din sa head, ganun din sa body. Okay? Ayan. Sir, sa head, ano yung mga kalimitang content ng head natin? Most of the time, ang naging content po ng head natin is the title only of our HTML tags. So, halimbawa, meron tayong head dito. Ilalagay natin. Kuklose natin din yung head. Always remember that. Di ba sa, kapag gumagawa tayo sa compiler natin sa computer programming, di ba pag naglagay tayo ng open curly braces, kapag enter mo, lalabas din yung close curly braces. Ganun din dapat, ganito din dapat yung mindset niya when it comes to, ang tawag dito? Sa HTML. Okay? Kasi laging ganun. If you have your opening, of course, you have your closing. Tapos, talagay natin sa gitna. Talagay ka ngayon ng title. Why? Kasi, the title is always on the head. Okay? Ayan.
By default, dyan na siya nakalagay, di ba? Katulad dito, di ba? Halimbawa, ang title mo, sir, pwede rin bang ganito yan? Okay lang ba na ganito? Yes. Sir, pwede bang ganito? Okay lang din. As long as nasa kitna po siya. Di ba yung kaninang anatomy natin na yung content mo is nasa kitna nung tags or elements na meron ka, edi walang problema kahit na nakaganyan pa. Eh sir, paano kapag ganito? Yes, also. Walang problema. As long as tama yung elements or may elements na gano'n. Kasi baka mamaya parehas nga sila. O, alin ba? Ganyan. Yan. E wala namang ganyang ano, elements. So magkakaroon tayo ng error doon sa interpreter natin. That's why, dapat parehas ng spelling. Okay? Okay? Halimbawa, nilagay mo, ganyan. Diyan tayo magkaka-error kasi wala naman pong elements na ganito. Okay. Okay. So again, you have your HTML head, tapos under ng head or sa gitna ng head meron title. Of course, you have your body. Dito, napaka-useful ng body, no? Sorry. Napaka-useful ng body ng part ng HTML. Why? Nakayan ko na nga. Why? Kasi lahat ng gagawin mong program or lahat ng gagawin mo dito na. Halimbawa, kung gusto mong lagay ng PHP, dito na po yan. Okay? Kung gagawa ka ng forms, dito rin po. Lahat nandito. Sabi, ilagay na lahat nandito. Okay? Andyan. Kumbaga, diba sa computer programming natin, saan ba na tayo nagko-code? Sa loob ng ano? Saan tayo nagko-code sa programming? Ako ha. Tagal natin nagdi-discuss. Saan kayo naglalagay ng codes nyo? Sa body, kung sa HTML, sa body tayo naglalagay mostly of our codes. Katulad nito, ayun o. Codes natin nandito sa loob ng body, di ba? Kita ba? Nakiyan ko yes, pa para mas makita. Apo, sir. Oh. Sa computer programming, saan tayo naglalagay ng codes natin? Sa loob ng ano? Loob ng... Loob ng ano? Ng compiler. Ay, yeah, syempre, doon tayo nagko-compile. Eh. Nang saan doon sa computer programming? Di ba, pag nagpo-program tayo, nilalagay natin siya sa class. Of course, nasa loob po siya ng class. Pero definitely po, ang program po natin, saan tayo nag-uumpisa? Doon po sa loob ng main method. So, ganun din po yung function of your HTML. Di ba? Pag nagko-code tayo after ng public static void main string args, di ba doon tayo po magpapasok ng ano? Ng variable declaration, mga output and input statement natin. Di ba doon tayo naglalagay after nun? So, ganun din po dito. Naiintindihan nyo po ba? Opo, sir. Di ba? Ina-apply lang natin doon sa ini-imply lang natin doon sa computer programming. Para at least alam nyo na, ah, okay, sa computer programming pala, dun yun sa main method. Nasa loob dapat siya ng main method. Kasi kung hindi, hindi niya i-return yung value. So, ganun din dapat yung mindset natin. Ah, okay, sa body pala dapat. So, on and so forth. Okay? So, let's continue. Ito yung explanation niya. Doc type, ayan, required preamble. Ayan, sa in the midst of time when your HTML was young around 1990 or 92, doc types were meant to act as links to set of rules that HTML page had to follow to be considered good HTML. Of course, we have your HTML. Ayan. Ayan. Babalik na naman tayo. Pinindot ko kasi. Ayan. Nakalink yan sa ibang ano. Sa ibang pinagkuhaan natin ng source. Ang importante kasi dito is we have the different assessments. 1, 2, 3. Ayan. You also have the head. Acts a container for all the stuff you want to include HTML page that isn't content you are showing on your page. Diba? Kasi hindi mo nang papakita yung title eh. Ang title may kita mo eto. Yun ba dito? Introduction to computing, diba? Lalabas po dito yung title na nilagay natin which is
sample page. So kung sample page siya, dapat nalabas po yung sample page na nakalagay dito. Kasi yun yung title mo. Kung gusto mo maglagay ng icon, pwede ka rin maglagay ng icon dito. Okay? Next, title. This is set of title page. This is title that appears in the browser tab page when it's loaded. Ito nga yan. Sorry. Tas body. It contains all the content that you want to show the web users when they visit your page, whether that is text, images, videos, games, playable audio tracks, or whatever else. Nakakaintindihan po ba? Yes, pa. Yes. Okay. Let's continue. Let's continue with your HTML editors. Parang dinagal, mo sila mga estudyante ko ah. Maaga ba? Maaga ba masyado kanina? Diba? Kaya minsan nalilate ako eh. I mean, di naman nalilate. Kaya minsan late tayo nag-umpisa kasi we have your plug ceremony. Pero that it's every Monday lang naman ng buwan. So, sa March, tignan nga natin yung March. Baka may meron pa kayo. O on March, wala. Wala. Wala pala on March, no? Kasi February 28 is Monday. So, that will be your last na rin pala, no? Last na, ano? Eh, after nito, March. Hanggang March 5 kayo, di ba? Saturday. That pala, hindi. March 2 ko pala ginawa. In deadline. Wednesday pala yon. Mali pala ako. Anyway, okay lang. After nun, may klase na susunod na second sem. No? Hindi ko lang alam ilang weeks yung vacation nyo doon. Pero kailangan nyo ba ng vacation ulit? Ah, after March 5? After March 5, pasok na dapat March 7 agad eh, no? Oh, grabe. Hindi, kasi ang tawag dito, at least maaga yung magiging vacation nyo, di ba? Ah, parang pwede na rin kung kasi second sem kayo, di ba? Pero ang maganda kasi sa inyo, wala pa kayong mga OJT, no? Tama ba? Wala pa kayong OJT, wala pa kayong summer class eh. Unless may babagsak kayong subject, kay INC pala. Wala kasing bumaba, wala kasing babagsak, INC lang. Kasi yung ibang course like diploma courses like ICT, meron po silang OJT na. Okay, so may OJT na sila. That's why may pasok po sila ng summer. Kayo, wala talaga yung pasok ng summer. So just to remind, this is first sem pa lang, no? First sem pa lang po tayo. Baka mamaya akala nyo na second semester na tayo. First sem pa lang po tayo ngayong February. Okay, let's continue. HTML editor, so web pages can be created and modified by using professional HTML editors. Most important, we need an HTML editor. There are many choices on the market. Here are the handful of the most popular. Yeah. So we have the Notepad, which is on PC. Ito nga yan, yung ginagamit natin. And of course, kapag gusto nyo na mas advanced, you can use Notepad++. So this is a simple text editor for Microsoft Windows and basic text editing program, which enables computer users to create documents. It was the first release as a mouse-based MS-DOS program in 1983. So, and has been included in all versions of Microsoft Windows since Windows 1.0 in 1985. So, ayan. Simula noon, meron na po talaga tayong Notepad. Okay? Dati, kami nung 2007-2008, may Notepad kami. Gumagawa pa kami ng design noon sa flash drive namin. Anong design yun, sir? Yung tipong pagbukas mo ng flash drive, may design yung flash drive mo, merong mga picture-picture, may picture ni Kilua, mga ganun. Diba? May picture ng Sailor Moon. Hindi mo basta pag nagsaksak ka ng flash drive, tapos inopen mo yung flash drive mo on my computer, may design yung sa'yo. Kung gusto mong may sounds din yung sa'yo. Okay, kaya lang ngayon, hindi na siya doable eh. Pag nag-open ka ng flash drive, ano na siya, ang tawag dito, wala na siyang design, hindi ka na pwede mag-design. Talagang yung mga files na lang yung meron ka. Yeah. So this is an example, Notepad PC. Next, we have your text edit. Ayan. So text edit is simple open source word processor and text editor first featured in NEXT. Next step, it's OpenStep. It is now distributed with Mac OS. Since Apple's INC acquisition of Next is and an available GNU/Step application for other Unix-like operating systems such as Linux. So meron tayo sa Linux, meron din po tayo sa Mac OS. Sir, maganda po ba to? Yes, of course.
Maganda rin to. Ayan, kung papansin nyo, meron pa siyang sa gitna or meron siyang formatting tools. No? Maganda. Maganda itong text edit na to. Okay. Sir, na-try nyo na ba yan? Na-try na natin to sa macOS. Sa perps. Maganda, maganda. But of course, hindi ko ipagpapalit will be the Notepad and of course this one, the Notepad++. Sobrang useful. Why? This is another common choice for HTML and other languages coders is Notepad++. It is a tiny program to download and perform the functions you need for writing clean code. Bakit for writing clean code? Kasi kung mapapansin nyo, ayun, meron siyang iba't ibang kulay. So basically, yung mga elements na ilalagay natin, tags na ilalagay natin, merong kulay. Ngayon, if it doesn't fit the colors na meron tayo, or yung color na ini-emphasize niya, definitely there will be a problem doon sa codes nyo. Okay? So, doon pala makikita mo na. Plus, may numbers kasi dito. So, interpreter kasi natin, sinasabi kung ano yung error natin. Okay? So, pag sinabi niya line ganito, ganyan-ganyan, makikita mo na kung anong line. It's either nandun sa line na yon, before the line na yon, or after the line na yon. Yun yung lagi tatandaan, ha? Kapag nasa web po tayo, kapag ang error, for example, on this part is, nakayang ko pa nga, sorry. Ayan. On this part, for example, line to 18. Ayan, 18 ito. If line 18, it's either nasa line 18, may mali ka dyan. Tuturo naman niya eh. Or nandito sa bago mag-start yung line 19 or on the line 19, tapos dito. Kasi hindi naman siya directly sinasabi na, okay, line 18 yung mali. Ibig sabihin lang, there's something wrong on that line 18. It's either, okay, may mali sa line 18 kasi kulang siya ng close curly braces or whatever. Kasi nga, bakit line 18 yung affected? Eh kasi siya yung hindi napasama dun sa code. O siya yung nagpasira sa code. That's why dun siya affected. Okay? That's why hindi lagi na kung anong line yung sinabi yun na yun. It's either nasa line 18 siya, nasa line 17, or line 19. Okay? You just have to look on your code para makita nyo kung bakit ba talaga ganun yung nangyari. Okay? Next, we have your Sublime Text Tree. Ayan. So, it's a shareware cross-platform source code editor with Python Application Programming Interface or API. Ayan. Ganda, di ba? So, follow the steps below to create your first page with Notepad. So, basically, ganito po yung ginagawa natin. So, it's up to you na lang kung ano po yung gagamitin yung editor. It doesn't matter kung anong gusto yung gawing editor. But for me, I have to use the Notepad siguro. Ayan. So, paano ba tayo gagawa ng first HTML code natin? Una, open Notepad PC. Sa Windows daw, open the start key, Windows symbol, type, Notepad. Open start program, accessories, Notepad. So, write some HTML. Ayan. My first heading, my first, ayan. Save the HTML page. Paano tayo mag-save? Save file to computer, select file, save as in the Notepad menu. Ayan. So, eto, file, save as. Ayan. May lalabas na ganito. So, close ko muna. Ayan. Lalabas na ganito. Ayan, yung file name, lalagyan nyo ng htm or html. Okay? So, halimbawa, ito. Ayan. So, ako, file, save as. Okay? Pagka-save as ko, papalitan ko to ng halimbawa, sample.html. Okay, html yung ginamit ko. Eh, sir, htm lang po yun nandun. O, sige. O, HTML. So, save ko. Okay? Ano mangyayari doon? Ito, ito siya. Ito, di ba, sample. So, kapag in-open ko siya, open with Google Chrome na lang. Ayan, makikita nyo may nakalagay dito sample page. Tama ba? Pa-confirm ko nakikita or ano, naka-entire screen kasi okay. Nakikita pa sa. Ayan. So, ganyan po ilalabas. Sir, ba't wala? Walang laman. Kasi po, gaya nga ng sabi natin kanina, na kapag walang laman yung body, ang body is doon po malalaman, makikita kung anong gusto mong makita on the page na meron ka. And unfortunately, dito sa ginawa natin, wala naman tayong nilagay sa body, so wala pong lalabas. Nagkakaintindihan po ba? Yes po. Sabi dito, may first heading, may first paragraph. Ito yun. Di ba? Ayan, ganyan yung ginawa niya. Si save mo, papalitan mo save as type as all files. Ulitin natin, file, save as, all files. Kanina, HTML, di ba? That HTML mo. Eh. So, save ulit natin siya sa desktop. So, ito na rin yun.
Okay. So we have the basic HTML tags here, ayan. So napakarami, no? Napakarami. Of course, we have the form elements. But for now, I just want you to create your own HTML first. Pagawa lang ako dito. This one. Pagawa lang ako nito. Ito. Pwede nyo bang gawin? Kahit mga 5 to 10 minutes lang. Yes po, sir. Ngayon, sir, paano po kaming mga naka cellphone? Pwede nyo ba siyang gawin? Yes po. Kasi meron po tayong HTML viewer. Tama ba ako? Yes po. Cellphone natin. So, save nyo lang siya as HTML also. Nagkakaintindihan po ba? Apo, sir. Ah, sige, I'll give you 5 to 10 minutes. Ngayon, kung hindi ma-view nung cellphone, at least sa dito kasi sa PC, alam na nilang gagawin nila. Sa cellphone, you take your time. Sabihin nyo lang sa chat na done kapag tapos na po kayo. So, gagawin nyo, first heading, each one, my first paragraph P. So, pwede ko na bang stop share? Pwede ko siyang stop share, tapos pwede na kayo mag-umpisa. Yes, share ko na muna. Why? Sige, stop video na lang ako para din niyo makita. Chat lang po dun sa chat box kung tapos na. Just chat done kung tapos na kayo. Just to check kung ilan na yung mga natapos na. Okay? If you have questions, sa chat box na lang din po. Okay? Ay, ayan. Tapos na si Jasper. Okay? Sige. You continue na. You can start now, especially dun sa mga naka-phone. Kasi syempre, naka-zoom kayo. So, hintay namin kayo matapos. Just type yung done kapag tapos na kayo.
Okay, okay na siguro. Tapos na ba kayo? Tapos na? Apo, sir. Okay. Can someone share their screen para makita ko kung paano nyo ginawa? Gawin nyo lang kung anong ginawa nyo. Eto, kumbaga kung ano yung tinype nyo rito. Gawin nyo lang din. Para at least makita lang din ng mga nasa cellphone. Baka mamaya, ay, mas mabilis pala yung ganito kapag ganito yung ginawa, especially on cellphone. Okay. So let's start with a computer siguro, user. Sino pwede? Teka, stop share ko. Sino pwede nga na mag-share ng screen nila? Sige, si Ruri daw. Okay, sige. Alexandra, let me share your screen. Share your screen and explain paano ba nangyari. Sige. Kita na po ba? Yes po. Can you open your camera also para makita? Wait lang po. Yung ginawa ko po is, uulitin po ba i-type? Sir? Yes, tapos you explain kung paano ba nangyari. Lakihan mo na lang yung tawag dito, yung notepad mo. Thank you, para makita nila. Ay, paano po maglaki ng... Ito, click mo yung maximize na to. Sa gitna. Ay, ano po, wait lang. May leak po kasi yung LCD ng screen ko, so di ko nakikita yung upper. Ah, ganun ba? O, ayan na lang. I-drag mo na lang pa ganyan. Ayan. Para makita lang nila. So, see? Yung nag-start po ako dun sa yung dock type. Dock type HTML. And then yung HTML po. Then yung body. Tapos tulad, tas yung first na, ano po, H1. And then, /H1 para close agad. And then, yung my first heading. Oops. Wala. Wait, ay, nakakapsa pa, sir. My first heading. Then yung P for paragraph. Same. Ruri, can you do yung my first heading? Lagyan mo ng number 2 para pag... Ah, hindi. Sisave us mo pala. Sige, wag na. My first. And then /paragraph. And then my first paragraph. Tapos yung sa sinabi niyo po kanina na last in, first out. So yung body na. HTML. And then save as. HTML, this is set sa all files. This yung encoding, yung UTF-8, and then save. Kasi open lang po. Okay. Ayan. Okay, sige. Thank you, Alexandra. Thank you. No problem. Sige, next po tayo. Sino naman yung gumamit ng cellphone? Yung cellphone yung gamit para makita natin. Baka kasi yung, para at least makita dun sa video na ganito yung ginawa for the PC or laptop. Tapos iba rin yung ginawa for the cellphone. Kasi we have your HTML viewers sa phone eh. Sino gumawa sa cellphone? Meron ba? Meron at meron yan eh.
Ah, sige, si Rose Joy Balonzo. Sige, Rose Joy, can you share your screen also? Thank you. Ay, nakikita niyo na po ba, sir? Right now, hindi pa. Ayan, ito. Ayan, ito na. Okay. Ayun po. Katulad po nung sinabi niyo, sir, yung sa... I-rewrite po ba? Okay lang. Sige. Try to rewrite it. Sa W3 Schools ka pala nag-run. Sige. Opo. So, ayun po. Una po, inilagay ko din po yung sa type ko. Tapos, HTML po. Ay, no, sorry po. Tapos, ayun po. Tapos, yung ano po, HTML. Then, tama po ba, body? Ayan po. Tapos po, head one po muna bago ko po alagyan ulit. Tapos kunwari po, my first heading. Ayan po. Tapos po, sunod po is, ay, joke lang. Yan po. Then, ay. No, OMG. Ay, alam ko na, sir, kung bakit may mali. Kasi? Opo, may alam ko na po. Body po pala una. That's right. Tapos po, HTML. Okay. Ayun, sir, tapos i-run po. Ayan po. Sige, run mo yung program. Ayan na po, sir. Nag-run na po. Okay. Oh, sige, thank you, Rose Joy Branza. Thank you. How about the others? Other than dun sa W3 school siya nag-run, any other ways and means para makita natin? Yung iba po. Malamang, hindi lahat na sa W3 school nag-run. Yung iba pa. Try to show it na para at least alam natin. Notepad po ako. Isa ako, anong gamit mo? PC ba? Yes po. Sige. How about the, yung mga gumagamit ng cellphone? Doon ako mas ano sa cellphone eh. Kasi sa PC or laptop, wala tayong problema kasi you have your notepad, you also have other applications that you can use. How about the, yung mga gumagamit ng cellphone? Lahat ba na gano? W3 schools na? I guess hindi yan. Or lahat kayo naka-laptop na? Para ma-check natin. Kasi baka mamaya meron kayong site na pinuntahan tapos it only works for a simple HTML. At least malalaman natin kung saan ba talaga dapat kayo pumunta. How about yung hindi ka gumamit ng anong tawag dito? Ng W3 schools. Meron ba dito hindi gumamit? Pero cellphone yung gamit. Anyone?
Wala lahat, sir. Sina, sige. Sir, pwede po magtanong? Mm-hmm. Pwede po ba mag-HTML sa VS Code? VS Code. My question will be, if you are using computer, is why you're going to run it into a VS Code kung pwede ka naman mag-Notepad or other editor? Nico, ayan, katulad nito, VS Code po gamit ko. Ayan, o sige, let's, ayan, yung tanong mo, sige, dito na. Sige, let's have Nico. Kasi you can use other platforms, eh. Sige. This is Nico. You can share your screen also. Ayan, you can run naman talaga dyan sa VS Code. Kaya lang, katulad yan, ang tagal ata mag-load, no? Opo, sir, nag-disconnect. Yes, that's right. Kaya nga, di ba, ang sabi ko nga kay Isaac is, if you're using computer, where are you going to use VS Code? Kasi nga, medyo matagal talaga siya, sobra. Anyway, sige, you can run na, sige. Yung okay lang po kasi sa VS Code, sir, automatic na lumalabas yung ano closing time. Mm-mm, yun ang kagandahan talaga. Pati sa ibang platform. Ang ano nga lang, medyo medyo matagal, no? Opo. Naglalag talaga yung PC, lalo na pag di mataas yung specs. Pero okay lang yan. Kulong. Wala nang kulong ako. Ang bilis pala pag VS Code mag-type. Kasi may nagkukumpleto na ng tags. May nakaharang sir sa taas. Hindi ko maran. O ano na? Ayan. Ayan na. Ayan, may first paragraph. It's right. Madami. Okay na, Nico. Thank you. Actually, sa ano lang, madami, napakadami nating applications that you can use na automatically lumalabas naman na yan. Parang sa... I cheat. Sa, ano, sa Java natin, di ba? If you're using Notepad to Java, wala namang problema. If you're going to use a compiler, okay lang din naman. Di ba sa Java, ganun din naman. Nagtatype ka pa lang, nagsasuggest na siya kung ano yung gusto mong i-type. Especially if you're using NetBeans or Eclipse. Nagsasuggest na siya ng code na pwede mong ilagay. Okay. Kaya lang, of course, sabi ko nga, if medyo matatagal lang kayo sa pag-process, eh, tayo nagkakaproblema. Okay. If you're going to use VS Code, wala ang problema yun. Walang-wala. Okay. Kaya nga, di ba, sabi ko, umpisa pa lang, kahit anong editor gamitin nyo, wala ang problema sa akin. Okay. How about the others? Other than sa mga nakita natin. Meron pa ba? Sublime Text po. Sublime Text. Sige. Yung iba, sir, Rapid Tables, noted po ata yung gamit. What's that, Danica? Ay actually may most concern talaga is yung mga naka-cellphone kung ano bang ginagamit nila. Okay, nagda-download ba sila Notepad, tapos i-save ng HTML, tapos i-view ng HTML. Ganun kasi yung gusto kong makita. Kasi sabi ko nga sa inyo, katulad niya, may Sublime Text, mayroong Notepad++. Those are different editors na pwede talaga natin magamit ng PC. What I'm trying to see right now is kung ano yung mga ginagamit nung nasa cellphone. Ayun, yun lang yung concern ko ngayon. Pasensya kung parang bias, no? Eh, bakit sa mga PC hindi kayo concerned? Kasi nga, kahit anong platforms, as long as you have your editor, actually, kahit hindi nga kayo mag-download, as long as you have your Notepad, wala na tayong problema.
Pero yung mga naka-cellphone kasi, that's our concern. Of course, yung unang sinabi nga natin is you can use your W3 schools. Pero paano pag biglang walang internet, di ba? Ano yung gagamitin natin? Sabi ko, are you going to download ba the notepad tapos save nyo as HTML? Tapos since nasave mo na siya sa HTML, of course, you can view it na doon sa Google Chrome mo. So, I always ask yung mga gumagamit ng cellphone para at least makita natin. Kasi baka mamaya nakita nila kay Rose or kunyari ginawa niya is W3 school. Are you going to spend data lagi to be able for you to do the activities or exercises? Ayan, katulad nito, yung sa Rapid Tables notepad po, siya nag-try online po. Ayun. What I'm asking is, meron ba tayong mga offline na ways and means na ginawa nyo? Like, halimbawa, nag-download po ako ng ganitong app, tapos, katulad nga, yung notepad na app, ganyan, or applications, or utilities dun sa akin, sa phone ko. Kunyari ako, nag-download ako ng notepad na utility, tapos gumawa ko, tapos sinabas ko lang siya sa HTML, ganon. Ganon yung hinahanap ko. But anyways, right now, sige, okay lang, kung online yung ginamit nyo. But, What I'm trying to say is you can also do something na hindi tayo gagamit ng online. Kasi baka mamaya, ba tayong kakasin ganito, eh, sir, baka pang online yung iba, ganyan. So, para maiwasan natin yung hindi po lahat, ha? Hindi po lahat ay online. You can use offline tools din. Okay? Though, sabi nga natin, eh, medyo mas madali talaga kapag online yung ginamit nating interpreter. Sa aking mga applications katulad ng VS Code na ginamit. Ayan. Pero pag yung specs ng laptop or computer, kasi we understand naman na hindi lahat ng computer natin is bago. Kasi kahit ako, nung nag-start tayo, di ba, ang laptop natin is hindi naman talaga totally yung kayang-kaya lahat. Okay. Alam naman natin na kapag in-install natin yung VS Code, medyo maraming space yung kakainin ng VS Code na yun. So, maganda siya kasi nagsasuggest talaga siya. Okay. But, ayun nga, pag di kaya ng specs natin, edi you can try other editors na meron tayo. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Sa mga naka-cellphone, kung wala tayong problem, edi okay. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo sa mga pinag-uusapan natin? Yes, sir. Opo. Okay, sige. Let's continue. Allow me to share my screen again. Okay. So these are the different HTML elements reference na meron tayo by category. We have the basic HTML tags na meron tayo. We have the formatting tags. Ayan mga yan. This one will be part of your activity also, no? Now you have to do this. Yeah, define short quotations. Are you going to use that? Okay. So gagawin niyo yung tags na yan with an example. No? Pero wag muna ngayon kasi of course, we are in the process of discussing pa yung iba. Of course, we have your HTML forms. Ayan. An HTML form is used to collect user input. The user input can be sent to a server for processing. Okay. So, most of the time, we have your forms. So, halimbawa, yun sa mga... Ano tawag dito? Kapag nagre-register kayo sa... Dati, nagre-register kayo sa Facebook. Nagre-register kayo sa TikTok. Dun sa application ng Facebook or whatever na ginagamitin nyo for registration or other forms, ito pa yung ginagamit natin. Okay? So let's try to understand everything. No? So forms defines an HTML form to user input. So pag sinabi natin form, it defines an HTML form to user input. So ibig sabihin, you are asking the user to input something. Okay? Or to use something para at least makakollect ka ng data. Input is defines an input control. So, pag sinabing input, of course, alam naman natin kapag input is we're going to type na, di ba? Parang sa programming natin, di ba? Pag sinabing input statement, you have to enter something kasi you are asking for an input. Of course, we have your text area, no? Defines a multiple line input control text area. Most of the times, saan ba natin ito nakikita? Kung if we're talking about the Facebook, this is yung tinatawag nating comment section, no? Kasi that is an text area, eh. Kasi mahaba yung pwede mong mailagay. Multiple lines yung pwede mong mailagay.
na paragraph or statements na gusto mong ilagay, that is a text area. Of course, we have your button. Defines a clickable button. Okay? So, of course, sa Facebook, enter na lang ginagamit natin. But kapag nasa phone tayo, you can use also yung send. Yeah? Ganun din sa Messenger, di ba? We can use button. Ganun din sa login ng Facebook. If we're going to login, meron dun word na login button. So that is used for login. And of course, if you want to register, there's also a button for register. That is also a button. So kasama po rin po yun dun sa form na tinatawag natin. So I hope you're getting the idea kung bakit tayo pinag-aaralan yung forms. No? Kasi nga, sabi ko nga, this is used to collect data dun sa user. So kung meron kang forms, halimbawa meron kang registration or members registration form. So yung registration form na yon, i-input ka na mga kung ano-ano, meron kang button doon na kapag kinlik mo, submit. And definitely, kapag click mo ng submit, kung ano man po yung nilagay mo doon sa form na yon, automatically, papasok po doon sa server or kung ano man po yung ginamit natin. Like for example, naglagay tayo for the database, then definitely, papasok po yon doon sa loob ng database natin. Nagkakaintindihan po tayo once we use the button as a clickable or an event doon sa application natin. Nagkakaintindihan po ba? Yes po, sir. Okay, let's have na next one. We have the select. So, define sa drop-down list. So, ito yung kapag hinover mo to or depende sa inyo, kapag kinlik mo yan, bigla may bababa. That is a select. So, next, you have your of group. Define sa group of related options in drop-down list. Ayan. We also have the option. This is an option in a drop-down list also. Okay. Label, a label for an input element. So for example, dun sa Facebook, kita nyo ba ito? Ayan, this is a label, sorry. This is also a label. This is a button. Okay? Ay, sorry, wala pala itong label, no? Ito pala label, ayan, sorry. Pero label siya na button. Button to actually, hindi siya label, no? Kasi ganito. Paano ba? Teka lang, ha? Hindi ko yung Yahoo. Ayan. Ay, hindi. Eh, lumalabas pa rin, no? Eto, this one is a label. Ayan. Pinapakita niya lang kung ano. No. Ayan. Pero, this one, ayan. So, what is the use of a label? Definitely, it's used to be able for you to know kung ano ba yung gagawin mo. Okay? Ito kasi tinatawag dito placeholder eh. Pag kinlik mo to, ibig sabihin, ito may susulat kung ano man yung ibig sabihin yan. Ayan. Pero most of the time, meron nyo, kanyari, username. Ayan. Dati ganun sa Facebook eh. Nagtaka ko ba dito? Eh kapag ni-remove ko ba to? Tapos ni-refresh ko. Wala, placeholder lang talaga yung nasa Facebook. Ayan, ayan. So ibig sabihin, alam mo na email or phone number ilalagay mo dito, password. Okay? Let's go back. Next, we have your field set. Groups of related elements in a form. The legend defines a caption for field set element. Data list specifies the list of predefined options for input controls and output defines the result of a calculation. So, yung ibang to, eh, hindi na po natin didiscuss kasi we're going to focus on the different input forms na meron tayo. So, well, this is the form element. So, we have your form. As you can see, meron tayong form dito tapos meron tayong closing form. So, katulad nung body, head, title na meron kayo, of course, you have your open tapos you have your form. Tapos dito papasok yung form elements na eto po yun. Okay? Depende kung ano po yung gusto nating gawin. So, form elements are different types of input elements like text field, checkboxes, radio buttons, submit buttons, and more. So, eto po yan yung mga nakalagay po dito. So let's have the input element first. So the input, open and close, angle bracket, our element is the most important form of element. An input element can be displayed in many ways depending on the type of attribute na gagamitin natin. So here are some of the examples. So halimbawa, input type text, display a single text or line text input field. Tapos we have your input type radio. Pag sinabi nating radio, that is a radio button. Yan po yung display a radio button for selecting one of many choices. So, for halimbawa, mag-create ako ng account. Ayan. Ito may tinatawag nating radio button. Nagkakaintindihan po ba? Naintindihan ko na yung radio button? Yes po. Ayan. We have a lot of choices, pero isa lang yung mapipili. Ngayon, anong pagkakaiba niya, sir, sa checkbox? So, sa checkboxes, box siya, tapos pwede kang mamili kahit ilan. Kung gusto mong i-check lahat, walang problema.
Again, ang tawag po dito sa mga nakikita niyong first name, mobile number, new password, or last name, ang tawag po dyan ay placeholder. Ang tawag naman po dito sa birthday, gender, your pronoun is visible to everyone, ang tawag naman po dyan ay label. Yung sign up po dito, ang tawag po dito ay button. Nagkakaintindihan po ba tayo? This is a drop-down. So if you want to have like this, gagamit po tayo ng option also. Option. Ayan, yung nakita natin kanina. This one. Just select. Ayan. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan? Yes, sir. Okay, sige. Pinakita lang natin, pero hindi naman sinabing ganun agad yung gagawin nyo. No? Input type submit displays a button, submit button for submitting the form. Ibig sabihin, ito yung ginagamit for submission. Kapag pinlik mo to, automatic magsasubmit. Depende na lang po kung saan natin siya isasubmit. Kung hindi naman natin siya isasubmit, just to have a function na mag-submit, then you can click that submit form. Pero kapag maglalagay tayo dun sa submit ng code na kung saan, pag kinlik mo yung submit, pupunta siya sa database, sa table, so on and so forth, iba na pong usapan yun. Okay? So, a form with two input text fields or two text input fields, ayan, form, label, ayan. Ayan. This is how it will look like in a browser. Ayan. Ganito daw ilalabas. So, let's try to do this one. Sige, ako na. Ay, entire screen, nakikita na ba yung akin? Opo, sir. Asa nilagay ko yung form? Nilagay ko yung form. Sa save as ko na ba siya? Try muna natin, no? Save as ko siya. Saan ko siya save as HTML pa rin, no? This is form sample.html. Desktop, ayan. Ba't ito yung lumabas? Ba't ganito? Kasi ano, yung mga codes po for sa HTML wala po dyan. Ganun so, ba yun? HTML po, body. Wait lang. Open with... Ayan. Asan na yun? Tatagalan ako pag ganito eh. Ba't kasi nag-experiment pa ako? Kita ba? Sorry. Kita? Kita ng form? Opo. Yung okay. Notepad. Yes. Yes, that's right. Kaya po wala po nito. Kasi wala pa po tayong HTML. That's right. Yeah. Yan natin. Kapag naglagay tayo ng HTML, pwede na ba siya? So, save natin. Di naman. Ganun pa rin. Delete ko to ah. Yung body, sir. File, delete natin. File, save as. All files. Excuse me. Okay. Yes. Ito siya, form sample. Right click, open with Google Chrome. Ito na siya. Sir, ba't nakita kahit walang body? Ano yung reason? Okay lang ba talaga yun? Let's try it. Lagyan natin ng body. Saan ko siya ilalagay? Saan ko ilalagay yung body? Dito ba? O dito? Saan ko siya ilalagay, everyone? Sa ibaba po ng form. Okay. Try natin. Save. Ayun, ay, sorry. Pakita ko pala yung save. Save. Pag nirefresh ko siya, ganun pa rin naman. No? What if? Nilagay ko siya sa taas. Control S. Sir, ba't nag-run pa rin? Ano nangyari? Ayan, oh. Sir, yung notepad lang po yung nakikita namin. Ay, sorry. Ipuatan na kayo. Nag-entice.
Pa yan kanina. Sorry. Oh. Sorry. Ayan. Pag nilan ko siya, eto. Pag nilagay ko siya dito, bakit tama siya kahit ganun? Anyone? May form po, sir. Sorry? May naka-ano na po, may input na form po sa ano. Saan? Sabi mo po kanina, kahit walang batting ilalagay, kaya ano, pwede. Okay. Yung ano po, ay, po yung form tag. Yan, yes yung... po. Form. Ah. Kahit walang body. Basta po may form, gano'n. Yes. Nagran siya, no? Yes po. Okay, let's try to... excuse me. Let's try to explain this one first, no? Ito na lang siguro, kasi may kita din te. Kesa dun sa... No? So, you have here label for F name. So, this is what we call the name, no? Ginamit natin, no? Okay. Tapos, first name, this is the content na ginamit natin. That's why ito po yung lumabas dito. First name. Next, close natin yung label. BR is for break line. So, nagkaroon tayo ng space para ibaba niya. Okay? Or new line. Input type, text. ID is equals to F name. Name is equals to F name daw po. Tapos, BR. Ano yung lumabas dito? Ito. ID daw niya is F name. Name niya is F name. So BR. Ganun din sa label niya for last name, tas last name, label, tas input type, text, ID, L name. Ngayon, question. What if, nandito tayo, ha? Sorry. Pag tinagal ko yung ID, okay lang ba? ID. Ayan lang. And ito, ito lang din. Ayan na yung natira. Tinanggal ko yung ID. Save natin, ha? Sorry, file, save. Guloy natin yung buhay nyo. Ano nang pinagagawang bura-bura ni sir? Wala naman nagbabago. Oh. Bakit wala? Kasi, on this form, ang importante po nating malaman is the type, which is the input type, or kung ano man pong type yung gagamitin natin, plus the name. Okay? Yung meron tayong ID kanina, ayun, susulat ko na naman, no? Copyin ko na lang ulit. Sorry. Ayan. Yung meron tayong ID kanina, which is eto, ayan, may ID last name, this is also good, no? Pero, kapag gumagawa ko sa tayo ng form, ang ginagamit na lang talaga natin is the name. Kasi this one is really important, no? Yung name. Kasi kumbaga sa programming, ito po yung tinatawag nating variable name natin. Halimbawa, tatawagin natin siya for a database, ang hahanapin po natin is the name, not the ID. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, kung wala tong ID, okay lang. Di ba? Binura naman natin kanina. Ulitin ko pa ba? O, okay na. Okay. Okay na to, na? Okay, let's continue. So, sabi niya, this is how it looks like in a browser. So, kung nakikita niyo sa browser, ito naman talaga itsura niya. Going back, alitan ko na ulit na. So, the form itself is not visible. Also note that the default width of an input field is 20 characters. Ayan. So, radio buttons, input type, radio. Defines a radio button. Radio button, let the user select one of a limited number of choices. Yun yung pinakita natin kanina. Sa example, eto nga po. Sige, I'll copy ko na lang no, para makita nyo din. Ayan, ito daw yun, no? So, input type, radio, ID, male, name, gender, value is equals to male. Tama? Tapos meron tayo dito, label for male, male, tapos label, BR. Tapos input type, radio, ID, female, name, gender, value, female. So, basically, nilalagay lang natin yung value of male and female. Tapos label for female, female, label, BR, tapos input type, radio, ID, other, name, gender, value, other. Kasi nga, there are some people na hindi naman nila kinoconsider na, or let's say, hindi nila inaanan na they're male, they're female, so on and so forth. Okay? Di ba? So kapag nirefresh ko to, ganun pa rin. Bakit ganun pa rin? Kasi hindi ko pa ata sinisave. So save natin siya.
Tapos na-refresh natin. Ayan. So, pwede ka na siya i-click ngayon. Tama? Eh, sir, paano pag magkakatabi? Siyempre, tatanggalin niyo po yung BR, di ba? Okay. May kapapansin niyo, yun ang pinipili. Isa lang, di ba? Okay. So, you will also do this, don't worry. Submit button. So, this is a type or defines a button for submitting the data for to a form handler. The form handler is typically a page on the server with a script for processing in the data. The form handler is specified in form's action attribute. So, meron tayong form dito tapos naglagay tayo ng action, di ba? Ayan. So, makikita nyo, under na siya ng PHP. Okay. So, this is only an example lang naman na meron tayo. No? So, copyin ko muna ito. No? Pero, pag pupunta tayo sa HTML, ayan, dito lang natin siya ilalagay. Okay, ano ba yung nakalagay doon? We have your form action, di ba? Ayan, form action. Tapos, open and close parenthesis, di ba? Ay, sorry, equal sign. So, lalagay ka dito, form action. Is equals to kung ano man pong pangalan nung action na gagamitin natin. Ayan o, action page. Kung ano man yung gagawin ng page na or isasubmit natin. Okay? So, ganyan yung ginawa. So, kapag kinapi natin siya dito, ayan na siya, di ba? First name, label, tapos save natin. Tapos, ito daw yung lalabas. Ganyan ba yung lumabas? Ito yung lalabas daw. Submit. Ngayon, meron daw tapos dyan, di ba? E di, para mawala yan, kasi nga nilagay natin yan, no? Meron kasi tayo nilagay dito. Ayun, no? Value. Naglagay kasi tayong value, di ba? So, kapag tinanggal mo yan, ano mo problema? Ayan. Ayan. So, save lang natin. Para pagdating dito, wala na, no? Ay, sorry, nagbura pala akong BR. Asa na yun? Ano yung nawala? Wait. Future BR, delete. Ayun yung sa input type ID F name. Wala po siyang yung tawag dito. Ayan yung wait lang ha, greater than sa BR. Teka lang po, move ko lang tong ano. Tong mga mukha nyo. Mukha natin pala. Okay, we have here your BR for first name. Mm-hmm. Wait, tignan natin ha, para makita natin, para ma-check nyo rin. You have your first name, tama naman siya. Tapos your, anong tawag dito? Your text field. Okay, so nagka-problema will be yung last name. So, titingin kayo ngayon dun sa text field. Tama? Tama ba tayo? Para magkaroon ng BR. So, ang text field natin, ito, BR. Ano yung kulang? Asan yung error natin dito? Asan po? Yung ano po sir, yung ano pang tawag dito, yung less than po na ano. Saan siya ilalagay? Dun po sa after po ng equals po. Ay, joke lang sir. ano? Saan? Kanina sumasagot si Isaac. Saan siya Isaac? Dun po sa name equals, ano, quotation F name. Dito pa sa 1, 2, 3, 4. Line 5. 1, 2, 3, 4. Dito? Line 5 po. 5. Dito po. Ayan po. Ayan. Yung pang-closing, ano niya, closing. Yan. Anong kulang? Anong closing? Ano ba? Greater than. Greater than. So, save natin ha. Tandali natin tama. So, save natin. Kapag ni-refresh natin, this one. Kasi nagbura ako kanina, di ka napansin yun. So, ayun po yung nawala. Nagbura tayo ng value. Ngayon, halimbawa, lagay ka dito mix. Ay, sorry.
Michael. Cute. Click yung submit. Kasi meron tayo dito sa ano. Nakalagay dito na input type is equals to submit. Value, submit. Okay? Kapag kinlik ko tong submit, ayan. Saan siya pumunta? Actionpage.php, di ba? The problem, your file couldn't be accessed kasi wala naman tayo. Di ba? So, ibig sabihin, ang ilalagay po natin dito, sorry, dito will be kung anong page siya punta or magdire-dire. Di ba? So, di ba, maglagay pa tayo input type. Magkita yung isa pang button. Is there a word na reset? Input type, reset. Tapos nalagay natin dito, clear. File, save. Pero kinontrol S ko na yung kanina, no? Kaya hindi ko nakakalimutan ko. Ay? Ayan. May na tayo word na clear dito or button, no? So pag naglagay tayo ng ganito, pag kinlik ko yung clear, automatic mabubura naman siya, di ba? Okay, ayan. Nagkakaintindihan ba? There are a lot, yes, of things, sir, na maiintindihan natin as we go along the way kapag meron po tayong forms. Yun yung mga bagay na dapat nating maintindihan na. Kung anong tinuturo sa atin, definitely, those are the basic muna. No? Pero hindi pa natin nadidiscuss talaga totally lahat-lahat. We have input type. Lagi na lang na pag sinabing input type, lagi may kasunod yan. You know, input type text, submit, reset, napakarami po. Sobrang dami. Nasa atin na lang kung paano ba natin siya i-apply doon. Okay. Actually, pwede mo siyang lagyan ng table kung gugustuhin mo eh. 'Di ba? Sa form na 'to, sa form action na 'to, lalagay ka lang ng table dito. 'Yan. Maka-create ka na ng naka-table yung form mo. Hindi lang basta ganito. So you're going to design it depends on how are you going to visualize your form na gagawin. Tsaka din sa design na gusto mong gawin. 'Di ba? Kapag natuto tayo noon, parang ah okay, ganito pala 'yung una. Actually, nung una kong ginagawa ito, ah, okay, na-amaze ako. Yan. Pero syempre, as you go along the way, kailangan mag-improve tayo. Like, for example, paano natin siya ilalagay sa gitna? Ganito, ganyan, ganyan. Diba? So, those are the things na kailangan nating intindihin din po. Ayan. Sending data to a form, ayan. Ayan, oh, form action, ayan. Ayan, meron na ito, may method na post tsaka get. Okay? So basically, yan, sabi nga dito, on the server side, the script URL, my form handling will receive the data as a list of three key value item contains HTTP. The way the script will handle that data is up to you. Each server side language like PHP, Python, Ruby, Java, C Sharp, etc. has its own mechanism of handling data. Yun po yung sinasabi natin. Kaya papansin nyo, hanggang dun lang talaga yung discussion na meron tayo. Ayan. Always remember this one. Always remember na after form action, you have your method. It's either post or get. Sir, pagkakaiba ng post and get. Ito. Kapag sinabi nating post, okay? Your data or let's say your URL here, para siyang encrypted. Ayan, ganyan, ganyan, parang ganyan yung lalabas, 'di ba? Ano ba, patas size sa Facebook. Ayan. Ayan. Paano ba 'to? Ayan, diba, ako nag-login ako. Ayan. Or let's say, nag-login na lang kayo. Ayun na yung token. Ganito na lang. Halimbawa, naglagay ka ng email niya, tapos password, tapos tama naman, no? May lalabas dito, pero encrypted po yung lumalabas. Okay? Kapag gumamit tayo ng get, yan, lalabas dyan, Facebook, slash, profile, slash, ano yan? Newsfeed. Ganyan yung mga lumalabas, no? Tapos kapag nag-redirect siya, sinasabi niya talaga na kung nasaan yung mismong form na ginagamit. Like halimbawa, yung picture is o yung profile is nakasa ganitong URL. So papakita niya basically. That's why yung post talaga, yun yung laging dinidiscuss. Hindi na dinidiscuss sa inyo kung yung get. Kumbaga, pinapakita lang kung ano yung, change, yung difference between the get and post. Pero most of the time, or let's say, lagi talaga na ginagamit when it comes to web development and this kind of web pages is we use the, ito, action yan, tapos gagamit ka ng method equals post. Post method po talaga yung gamit at hindi get. Ayan. Okay. Ito. And you don't kailangan, hindi mo kalimutan to, no? Open and close,
Lagi naman, di ba, sabi ko, basta merong kang equal sign, always remember that you have your opening quotation marks. Lagi po. And always remember, post, post, post. Don't use get. You always use the post. Okay? Para incremented po lahat ng gawa natin. Nagkakaintindihan okay. po ba tayo? Yes po. Okay? Di ba? Madali lang eh. Madali lang kasi andito na lahat. Kumbaga, andito na lahat ng gagawin natin. Ay, sir, okay. ano po, medyo halimutan ko yung pinag-aaralan namin ng senior high kasi tagal na rin eh. Mm-hmm. Ano, merong ano pinagawa sa amin dati yun sa PHP, limot ko na yung code. Na yung data na in-input mo, i-display niya dun sa ibang page. Meron din method type yun eh. Ano? Baka ito yung, ganito yung sinasabi niya. Wait lang, stop ko lang yung share screen ko. Para ano. Wait lang po ah. Update. Check ko lang kung saan ko nilagay na. Nagbubura kasi ako pag ganun. Okay, ganito na lang. Saan na ba yun? Instructional materials. I have that one eh. Web development. Ito siguro yung sinasabi mo eh. Ang pagkakaiba lang, hindi siya sa mismong, sa inyo, sa page, no? Senior high, no? Dito kasi sa database ko na siya nilagay. Share screen. Ito. Ayan, no? So, I'm just ready lagi, no? Kasi discuss or I handled ang tawag dito? Web development also. That's why I also have this one. Ayan. Kung papansin niya, meron akong PHP and my SQL lectures. Ayan. Ito ata yung sinasabi mo. No? As you can see, we always started with an HTML. Kita ba? Yes pa. Ayan. No? We always start with HTML plus form. Ayan. Employee information. Ayan. Ayan. Kapag table, center, form. Okay. Dumas, tignan lang. Marami nakakatakot tignan yung code ng ano. Copy ko lang na para at least makita nyo. Sorry. Oh, ang daming ano dito. I have body. Ang tawag dito, talagang dinesign ko to every now and then na dumaan yung estudyante ko sa ganito. Body, tapos HTML. Pero this one is under PHP, no? Ang PHP po kasi pwede mo siyang insert on the HTML. Pero kapag nirun mo siya, PHP na. Pero dito, i-run lang natin siya as HTML. Kasi if you're going to run an a PHP, okay, teka lang. Stop share ko. Para makita nyo. Entire screen. If you're going to run kasi ano bang tawag dito? A PHP, kailangan po natin gumamit ng ganito. It's either SAMP or WAMP. Okay? So, I have my WAMP. This is a server no, na gagamitin. So, start ko lang to. Itong Apache, MySQL file sila. Okay? Para at least, makakonekta tayo into a PHP may admin, tapos makakonekta tayo. PHP may admin, which is used for creating database and tables, tapos makakapag-connecta na po tayo sa tables and database. Yung data na ilalagay natin dito on this HTML will be inputted doon sa database. So, nagigets yun ha? Kapag gagawa tayo ng system, ganun po yung process natin. And this is the process when it comes to online. So, save ko lang to. Tapos, try natin dito. Ba't tayo lumabas? Ba't tayo lumabas? Save. Sample. Open. Eto. Kita ba? Eto. Paano ba? Ito lang close ko ito. Ayan. We have here ganito. So, may 109 na nakalagay. Sorry, parang may ano ako. Head, align, ano. Ayan. This one. So, yung mga nakikita nyo yan, ayan, update function, that is in JavaScript. That's why, di ba, sabi nga kanina, kapag
pinagsama-sama mo na yung JavaScript, CSS, HTML, ayan na. Halimbawa, nag-insert ako. Delete. Wala, no? Pero, kapag halimbawa, nilagay natin dito. Nilagay dito, for example, ako. Ito yung nilagay ko required, ito. Ay, may mali ako doon. Sorry. Insert, unclick. Yung unclick dito, yung unclick po na nakalagay dito is, kapag in-click ko daw yung insert function, which is, hindi kasi nakalagay dito, no? Sorry. Connected kasi yan dito eh. Sorry, sorry. Ctrl-Shift-T. Magkakakonekta kasi yan. Kaya ayoko mag-ano eh. Saglit lang ha. Ito po yan. Magkakonekta po yan lahat ng nandito. Ayan o. Yung nakalagay dito na on-click insert function. Okay. Ayan. Ito po yan. Yan, post. Bakit post yung ginamit dito? Dollar sign post. Kasi gumamit po tayo ng method post here. Okay? Ayan. This is the connection for the database. DBhost. User tapos po yung name. In-input na data po dun sa form. Diyan po lalabas. Dito po siya papasok sa database name na. Ayan po. Ito, test underscore DB. Kung gumawa ka ng database na test DB. Of course, mahaba yung, hindi naman totally mahaba yung process. But you have to go with the process na paano ka gagawa ng database, paano ka gagawa ng table, anong data type yung gagamitin natin. That's why all throughout ng first year and second year nyo to third year nyo, dapat you have to understand what are the difference or what are the different data types na may encounter nyo. Yung int, integer, yung float, double, string, bar char, yung mga yon, date, time, dapat lahat ng yon maintindihan nyo that they are different data type. Kasi kung hindi natin maintindihan na they are different data type, pagdating ng third year nyo, mahihirapan tayo kung ano ba yung gagamitin natin dito. Ayun, may mga ano na yan, may mga comment na rin yan. Kaya medyo hindi na rin nahihirapan yung estudyante ko. Ayun, placeholder. Placeholder, enter, employee. That's why meron kang placeholder dito. Insert lang ako ng insert pero walang nangyayari, di ba? Delete lang. View. Search. Bakit ganun? Ba't walang function, sir? Kasi hindi pa po natin nilalagyan ng function na ganito. Ayan. Eto, sana ba yun? Eto, hindi na natin kasi ginawa ito. Pero kapag ginawa natin yan, of course, lalabas na po yung mga yan. Kung papansin nyo, sir, ba't meron pang... Meron pang dollar sign ERRC plus employee ID must be 4 digits. Yung employee ID daw dapat 4 digits lang. Papansin nyo meron yan lahat pero i-explain yan kapag dating nyo na dun sa point na nandito na po kayo. I just want you to see na, okay, sobrang dami pala dapat matutunan. Pero once na magawa mo yan, katulad dito, ano ba yung pagkakaiba? Kanina, ito lang yung ginagawa natin, di ba? Or ito lang itsura na magagawa natin. Tapos biglang, pwede pala yung ganito. Tapos pwede rin pala na aside dito, pwede pang naka-table siya. Okay? Or meron na siyang design. Depende na po yan sa itsura nung gagawin niya. Okay? I just want you to see na may ganito pala. Okay? Pero syempre, since wala pa tayo sa totally inserting to the database kasi medyo maaga pa nga, at least alam nyo na saan pala, saan pa pupunta to? Ano ba yung pupuntahan nung ginagawa natin? Okay? Kasi kapag tapos na tayo. No? Kasi kapag ginawa nyo siya, ayan, ganyan na siya. Susunod niyan, kapag wala kang input dito, pag kinlik yung insert, dapat sasabihin niya, required na maglagay ng ganito. Okay, buti mali yung nilagay ko kanina. Kasi kapag tama, may kita nyo na. Magagawin-gawin nyo na. Okay? Pero, I want that fact na yung ibang estudyante is tinatry nang gawin yung mga ganito. I really want that na, halimbawa, dito kasi you only have submit, no? Tapos pinakita ko sa inyo kanina kung paano ipakita yung clear. Ganyan. If you want to design it na, di ba may assessment kayo? Halimbawa, may gagawa kayo ng ganito. If ever lang na ganun yung assessment,
Ano ba naman yung meron tayong iba't ibang button dito just to show na, okay, you have different buttons. Pero wala siyang functions. Wala namang problema. Bakit? Kasi as a whole, kasi ganun yung gusto mong makita. Diba? Ganun yung gusto mong i-import na, ah, okay, ganito yung gusto kong ipakita na project eh. Okay, that's why diba sabi ko sa inyo, eto dapat yung project nyo. Unfortunately, bigla ako naisip na, okay, December ngayon, hindi ko naman na-discuss yung HTML, ba't ko ibibigay sa inyo yung hindi ko na-discuss? Okay? Tapos, andun pa tayo sa point na, syempre, kapag diniscuss mo to, eto na lang ilalabas. Alam nga naman, more on designing na lang tayo ng, ano tawag dito? HTML, tsaka forms, di ba? Though maganda din yun, kasi pwede kang, di ba, nakita nyo paano mag- insert ng image kanina. Tama ba? Yes po, sir. Oh. Ngayon, edi ilagay nyo dito. Ngayon, sir, masyado malaking image. Edi, that is the time na gagawa ka ng icon. Okay? For your logo. Always remember na kapag yung mga logo-logo na nakikita nyo, that is an icon. Okay? Unless talaga malaki yung logo na ginagamit nila. Or gagawin nilang watermark yung logo. Halimbawa, yung whole page nila instead na background eh yung logo mismo nila yung background nila. So syempre malaking size na yun. Kasi kung maliit yun magiging pixelated naman, hindi magiging maganda itsura. Ayan. So let's have now your activities or assessment for this week. Hanggang next week no. Sabi niya, create a simple web page or web pages using HTML tags, elements, attributes and forms. Nagkakaintindihan po ba dito? Yes, po. Of course, I want you to check on this one. No? Kasi baka sabihin nyo, eh sir, kung ano yung ginawa nyo, kung ano yung ginawa namin, huwag naman ganun. Kasi meron tayong mga href na tinatawag. Yung mga may links. Siyempre, kung pag sinabing web page or web pages, sabi niya, kailangan at least meron kayong link. Di ba? Paano kapag na-visit ko na yung link, pwede bang mag-change ng color? Pag hinover ko ba? May mga ganun kasi, yung cursor, tinapat mo rito, yung create na word, mag-hover, lalaki yung font, depende na lang po kung anong gagawin nyo. Please do that thing, no? Huwag tayong mag-settle na kung ano yung nakita nyo kay Sir Migs, eh, ganun na lang yung gagawin natin. Okay? Kasi are we going, paano tayo mag-improve? Diba? Kung ano lang yung diniscuss ni Sir Migs, yun na lang, kasi yun naman diniscuss ni Sir Migs. Yun yung diniscuss ko sa inyo, kasi yun lang naman talaga yung pwede nating i-discuss. Kumbaga, kapag nag-discuss pa tayo ng mas marami doon, eh baka kulangin din tayo sa oras, no? Especially right now that you have your final project. Okay? Yun pa yung isa kong worry, no? Kasi ang tagal ko nang binigay yung final project, sabi ko sana hindi ako ma-disappoint. Kasi baka mamaya binigyan ko kayo ng ilang months to do the project. Kasi ganito 'yan, no? Nagbigay ako sa inyo ng December pa. So, iba na yung expectations ko kapag nakita ko yung project nyo. Diba? Tama ba ako? Kasi ang tagal na eh. Diba? Ang tagal na binigay sa inyo, parang walang gusto sumagot eh. No? Ang tagal na binigay sa inyo, so definitely, iba na expectations ng teacher nyo. Kasi ang tagal na binigay eh. Kasi malalaman mo naman kung ginawala ng isang linggo, dalawang linggo, ganun. Or kahit within the day lang siguro, no? Ayan. But anyways, your activities or assessment for this week will be create a simple web page or web pages using HTML tags, elements, attributes, and forms. Are we clear with this one? Papa, sir. Okay. Yes, sir. Any questions regarding our hypertext markup language? May questions po ba tayo? Mukhang wala na po. Wala na? So, how about next week? Wait ha, stop ko lang yung record ng video. Kasi it's about next week naman ako mag-meet. And then, stop ko na muna ha.